Alright. So, first of all, maraming salamat sa mga viewers at sa mga bagong subscribers ko. Maraming salamat, mga sir. Kundi dahil sa inyo, hindi na ako gagawa ng mga bagong video. So, yun nga, about sa last video natin, si Parikoy na naka NK650, sobrang bait, nagpapahiram ng motor. So, ngayon, topic natin ngayon, no topic. Yung video natin ngayon is about sa tropa. Bibili siya ngayon ng Yamaha R15. So, may bagong kalaro na tayo. May bagong kalaro na ako. So, yun nga no. Yung tropa ko, niyaya ko bigla. Naglalaba pa ako ng mga gears ko eh. Jackets, boots, and everything else. So, biglang nagyaya si Kulukoy. Andun daw siya sa... Andun daw siya ngayon sa Yamaha. Bigla-bigla ang kumuha ng motor. Sabi ko sa kanya, sabihan ako one day before pag kukuha siya eh. Kasi para makapag-ready sa vlog. So, ayun nga, bigla-biglaan. Kahit nga siya, nagulat na kukuha daw sila agad ngayon ng motor. So, cut muna tayo guys. And... I'm back. So, ayun nga, andito siya ngayon sa Yamaha para kumuha ng bagong R15. Ewan ko kung anong kulay kukunin yun. Blue or black? Kasi yun lang yung available ngayon dito. So, upunta natin siya. Ito na, yung Yamaha sa San Miguel Alibon. Yun. Ayun, color blue yung kinuha. Da! May katandem na ako sa kulay blue. Yeah boy. Kulay blue ang puta. Lakagin na gambal one day before. Singanan nga maubra ko vlog. Putang ina mo. Eh, say hi Danai Bio. Guapo. Kulay blue. So, bawal pa siyang i-full throttle. Bawal pa siyang i-full throttle. So, ganda ng tangke. Ganda ng puwet. Alang taas. Taas no? Hindi kaya ng mga 5'4 na height to. Ito na yung bagong classmate natin sa YouTube. Si Boy R15. Lang kwenta naman tong R15 yung binili, yung helmet pang XRM. Wala sa ayos to. So, umpisa ngayon bag sumama ka sa ride ko, Tagalog na tayo. Tagalog. Alam mo, puro Tagalog yung viewers natin. Hala, oh. R15. You know. So, dami nagre-request, no? Puro underbone lang yung mga kasama ko sa video. So, ngayon, meron na tayong R15. Ha? So, nakakaya naman sa motor ko, no? Ang dumi. Puta, di pa ako napag-washing. So, kaya naman. Sobrang dumi ng motor ko kasi
di pa ako nakapag-washing. So ayun, sama muna tayo kuna bago umuwi. So eto yung isang tropa natin, si Jun Martin na naka Sigma 250. Ayan nga no, nasa kanya yung helmet natin kasi siya yung nanalo sa giveaways. Binigay ko sa niya LS2 helmet breaker. Ayan na, bago nakuha ang R15 no? Chine. Woo! Di man to ya? Ha? Podga? Pagilar? Si Rosie Sigma, so siya pala yung nanalo ng ano natin no, nung raffle. Ito LS2 LS2 breaker. So sa mga viewers ko dyan, abang-abang kayo kasi mag-giveaways pa ako. La pogi oh. Pangiti-ngiti lang to pero parang tatalo na. Kung pwede lang ipol agad eh, kaya na may break end eh. Sorry my boy. So ito na sa mga nagre-request na may kasamang R15. Andito na, may R15 na. May R15 na tayo. Woo! Naninibago pa oh. So pangit naman ang kasamang helmet no. Putang ina, R15 yung bibilhin mo tapos HPH. Tribis, wala sa ayos. Kahit sana zebra na lang no. Nakita mo parang ayos pa yung zebra eh. Grabe naman tong Yamaha Gimaras. So pogi ng puwet niya no. A sexy sexy boy. So tignan natin kung pantay yung speedometer namin. Ah, pantay. So, pag natapos na tong i-break in, alams na racing mode. So, dalawa na ang kasama natin, no. So, yung nasa lineup namin ngayon, mga boy big bike ko, no. So, dalawang R15, isang Sigma 250, isang Rosie na Gazelle 200, tapos ako na Motorstar Z200. Wala, marunong gumamit ng signal light oh. Wala, marunong palang gumamit ng signal light. Sir, marunong ka palang gumamit ng signal light, sir. So, yung unang numero sa plate number niya is number 4, no? 4 for registration. Pustahan tayo, 4 years niya naman bago makuha yung plaka niya. Sa akin nga mag 3 years, magpo 4 years na wala pa rin plaka. Grabe naman tong LTO no. Tipong paghulihan, ang bilis nila. Ang bilis nila. Tapos pag ikaw yung may kailangan, yung plate number mo, wala silang may bibigay. Wala sa ayos tong LTO na to. So bagong gulong, madulas pa yan, di pa pwedeng mag-banking. Dapat, hindi lang makina binibreak in sa motor eh, pati yung gulong. Kasi nabasa ko sa YouTube is, pag bagong gulong mo, i-warm up mo muna yan. So, mga hanggang up to 100 to 400 kilometers, yan, pwede ka nang mag-knee drag. Pero hanggat hindi pa umabot sa mga ganyang ano. So, example na lang natin 100 no. First 100 or 200 kilometers, madulas pa yan i-banking ng sobra. Yung magni-drag ka talaga. Di ba pwede yan? So, after that 200 kilometers, pwede ka naman knee drag. Bawal na pala magmura ngayon no. So, I'll do my best na di magmura kasi may mga minors na nanonood. Dapat good boy tayo, good boy. So,
So ayun nga, sana makomplete yung lineup namin next week, no, kung makatapos na tong kung tapos na tong mag-break-in si bagong R15 niya. Ewan ko, di ko pa alam kung ano pangalan niya. Ipapangalan niya sa motor niya. So sa akin si Jenny. Ewan ko sa kanya kung ano ipapangalan niya. Ala, grabe banking niyo. Grabe, sobrang taas ng ano na R15. Grabe yung seat height niya. Taas. Kahit nga ako 5'7, 5'8. Nakaano pa ako. Natawag dito. Nag-tiptoe. Hindi naman masyadong tiptoe, no? Pero konting ganun lang. Yung di talaga flat yung pa ako sa semento. So siguro sa mga 5'4 pa baka lower talaga kailangan dito sa R15, no? Taas eh. Look, grabe si Kuya, oh. Bagong motor, oh. So eto na, naka R15 na siya. Amoy bago. Amoy sunog pa yung makina eh. Beh, pa-testing ng hanggang dyan sa taas. Hop, taas ng clutch, ah. Grabe, sobrang yuko, men. Kakangawit nga to. Lah, grabe yung R15. Sobrang yuko, boy. Sakit sa likod na ito. Lah, totoo. Yukong yuko si R15. So, super aggressive yung ano, no? Position. Taas pala ng ano niya, seat height. La. Patay si Kuya sa long ride. Ang hirap nito. Damn, boy. Ngawit. Eh, mas makakangawit. Mataas yung sayo eh. Hindi, mataas yung upuan mo dito sa likod. Mas nakakangawit nga dalhin kasi. Ganito ba? Dapat i-drop mo siya kunti, no? Oh, sa likod. Pro-bro landing, okay. Pwede siyang i-banking agad. Super aggressive. Aggressive, ah, mas aggressive yung J6R sa posisyon. So si Chince nga pala, yung chick boy ng Aguilar. Madaming asawa dito sa Aguilar. So yun, oh, mahal na mahal, oh. May ano pa? May kumot. Nakakumot si Boy Rango. Si Rango pala yung pangalan niya. Si Rango, Rango. So lalaki pala yung motor mo. Bawal lang chick to. So lalaki yung motor mo, sa akin babae, si Jenny. Silang partner. Pero bawal magangkas ng chicks to maliban sa family. Malas ang babae pag sir, sir, istorya hi. Istorya hi. So yun, oh, gawa na tayong bagong video sa pag mag break in. Video ka naman. Yeah. Sabi ko gawa na tayo bagong video ulit pag mag break in, ah. Biglaan si Koloko, eh. Naglalaba pa ako ng mga gears ko dun. Tapos biglang chat ba. Kaka-upload ko lang yung safe mo to, 650. Ah, oo. Test ride. Hindi, yung trailer lang. Hindi, ngayon na-upload ko na buong video. Tingnan natin mamaya. Sarap. Ang sarap.
650. Di ba top speed? Kaka fifth gear pa lang yung 168. Hindi mo binuhos lahat? Di pa. Bago ba yun? Bitin yun. Oo, oh, isang buwan pa lang yun eh. Ay, bawal pa. Oh. Bawal pa eh. Depend. Hindi, bitin yung ano. Bitin yung lugar. Maupoto siya ride doon ako? Hindi, balik na yun sa Manila yun. Taga Manila yun eh. So, ayos no? Naka NK650 tayo na subscriber. Damn! So, baka may mga mabubuting puso pa dyan, naka big bike. Bakante po ako pag mag-test ride, no? Araw-araw, bakante ako. So, PM nyo ako guys pag papayaram nyo yung motor nyo, no? Andito lang ako. Andito lang kami. So, breezified. So, next time, gawa akong stick.